Never ko po kinahiya yun. Yeah. Ang dami ko pong kaibigan, naging kaibigan dito na napunta sa bahay, sasabihin ko, okay lang ba na ganito bahay namin? Sabi nila, kahit ano ka tatanggapin. Kahit, never kong kinahiya na magpabisita dito. Never po. Kasi ito yung never totoo. Din po nakatikim sa amin si mama na, ba't ganyan ang trabaho mo, ba't ganyan ang bahay? Never po. Din never nakaramdam sa amin si mama ng panlalait o pangyayinsul. So yeah, nandito po ulit tayo sa bahay ni Nanay Lorna. Nay, kamusta naman po? Ito po, mabuti naman po. Nangalakal ba kayo kanina? Nangalakal po ako, alas 12 na ako umuwi. Nabenta niyo na? Opo, nagbenta na po. Magkano po kinita? Naka 300 po. Wow, 300. Malaki ba kinita ngayon? Kasi yung kahapon po, kasama na. Ah, kasama na. Opo. Pero dati, pag nagbebenta kayo ng ganun karami, magkano kinikita niyo? Ay, marami na po yun. May higit na po yung 500. Higit 500? Opo, may higit na yung 500 yung dating bintahan po. May higit na yung 500, sir. Pero ngayon, naka 302 pesos kami. Okay. So, ganun ding oras kayo umalis? Opo, alas 4 po. Kasi pag alis ko dito ng alas 4, pagdating ko doon sa Makarya, kasi malayo nga po eh. Maliwanag na. Tapos nagbabike lang kaya, ano? Opo. Okay. So, ngayon, nandito yung anak niya ulit, si Ate Charlene. Opo. Ito. So, Charlene, kamusta? Ayos lang po, kakauwi lang. O, saan galing si Ate Charlene? Nag-deliver po ng product sa Cavite. Cavite? So, anong trabaho mo? Wala, hindi na po ako nakapag-extra. Deliver lang, may nag-order po kasi ng product ko. Si ate kasi ay nag-online selling. Ano yung ino-online selling mo? Maxed out. Maxed out. Baka gusto niyo mag-order kay Ate Charlene, no? Contact niyo lang po. Charlene Delacruz. Kamusta naman ang kinikita sa online? Okay naman po. Okay naman. Ayan si Ate Charlene. Tapos, papakilala ko lang sa inyo, mayroon pa palang isang anak si nanay dito. Bunso siya. Oo. Ate, halika nga dito, ate. Ayan. So, ano? Ito, anong pangalan mo? Cherry. Cherry. Buena. Cherry Buena. Ah, Buena. Sino? Ikaw yung pinakabunso? Parehas lang ba kayo ng tatay? Isa lang po tatay. Ah, isa lang tatay nila. Opo. So, sa kinakasama ngayon, wala kayo palang anak? Wala po. Ah, okay. So, ilang taong ka na? 18. 18. Nag-aaral ka pa? Hindi siya nag-aaral? Senior high? Hindi ka rin nag-senior high? Ano lang, nag-ALS ako pagtapos ng grade 10. Bakit ka nag-ALS? Kasi pagkatapos ng 4th year, hindi ka na nag-aaral ng senior high. Mm-mm. So nag-aALS ka. Kamusta? Hindi, ngayon. Ay, ngayon hindi na. So kailan ka ulit mag-aALS? Tatrabaho na. Tatrabaho ka na lang? Ayaw mo na bang mag-aaral? Wala, mahirap kasi dito eh. No, pati nung nag-grade nung yun nga, pumasok ako ng ALS, baha dito, hirap pumasok, kaya yun, laging absent, bagsak. No choice. Saan ka napasok sa ALS? Sa Maydonia po. Dito sa Binyan? Ano sana ang gusto mong maging kurso mo? Ano, maging teacher. Ganun. Teacher? Bakit teacher? Si ate mo gusto niyang maging chef? Nay! Nay Lorna, halika nga dito, Nay. Saan po nila naman na yung magagandang mukha ng inyong mga anak? May itsura po tatay nila eh. Ay, may itsura. Oh. Bakit ikaw ba wala kang itsura? Noong ano po, nag-chat nga sa akin yung pamangkin ko ngayon, sabi niya, nasa ibang bansa, sabi niya, tita, nagulat ako sa itsura mo, pumangit ka, ang ganda-ganda mo nun. Ah, maganda pala si Ma. Parang ganito yung mukha mo dati, oh. Apo. Ganyan? Apo. Oo nga na. Medyo ano lang, pumayat ito, kayo. Ito, pamukha ng biyanan ko. Ito, Nay! Yung mga anak mo pala gusto sana makapagtapos. Ano, kaya lang wala talaga na? Wala talaga po. Ano yung pangarap nyo kay mama nyo? Gumawa yung buhay niya. Makaahon sa hirap.
Itong bahay niyo, anong pangarap niyo, tita? Maayos. Maayos? Hindi naman sobrang ganda. Maayos. Okay. Maayos na yun. Lang. Ligtas. Oh, nakita mo ba to? May plaka eh. Oh, nakita mo yan? Naintindihan mo ba yan? Hindi. Ano nakasulat dyan? 10,000 pesos para sa bahay mo. Oh, para sa bahay mo. 10,000. Pero nakangiti. Oh, nakangiti. Nanay Lorna, halika. Halika, nasan ka ba? Hanggigigil din ako sa'yo eh. Anong unang basa mo dito? 10,000 po. Hindi, yung unang basa mo. Ano? 100. 100? 100 lang. 100. Ayun ang unang basa mo. Opo. Okay, dito ka nganay. Oh. Anong ulit yung pangarap nyo? Mapaayos po yung bahay. Okay, anong nakalagay dito? 10,000. Pesos para sa bahay. 10,000 pesos. Sige. Dagdagan ko ng zero dito. Ilan na siya? Oh my God! Seryoso? Ilan na nakalagay? May just talaga. Ilan na nakalagay? 100,000. 100,000? Pesos para sa bahay. Yeon, para sa bahay. So alam nyo ba, hindi lang yan 100,000. Umabot na tayo sa cash donation nyo ng 115,541. Anong pakiramdam nyo ngayon na? Sobrang saya. Masaya po kasi maraming tumulong po sa amin. Maraming pong salamat sa tumulong sa amin. Na matutupad ko na pong pangarap ko na makatayo yung bahay tapos malagyan ng ano, ng Christmas tree, tapos may mga pangalan ng anak ko at may regalo. So gusto nyo po ngayong Pasko, mayroon kayong Christmas tree na masasabitan para may regalo kayo sa anak niya? Kasi po, nung nakaraang December, yung Christmas tree na ginawa ko, yung maliit, ano, nagawa po ako. Gusto ko ay nilagyan ko ng ano, mga pangalan. Pero nagbaliktad po eh, yung mga anak ko ang may regalo sa akin, ako walang regalo sa kanila. Tapos yung apo ko lang ang naregaluhan ko, nabalot-balutan ko ng ano. Pero ako, wala akong binalot sa kanila. Every year po kasi may regalo sa amin si Mama. Hindi siya kamahalan. Minsan niya po galing lang sa suki niya, yung galing sa suki niyang mga medyo bago pa sa paningin niya. Binibigay po sa amin, binabalot niya every year. Binibigay niya sa amin pang regalo. Appreciated naman po kasi syempre, pinaghihirapan ng Mama namin. So lagi pa lang may regalo sa inyo si Mama. Opo. So ngayong Pasko, ano kayang mariregalo ni Mama sa inyo? Kahit wala na, pang kanya na lang. Kahit pang kanya na lang. Naranasan mo na rin ba sumama kay Mama mo sa pangangalakan? O yun po, ito po. Ikaw? So anong pakiramdam? Wala, mahirap. Naalala ko nung ano, nung bata pa ako, nakapa ako, tapos tinawag ako ng suki niya, binigyan ako pera, bili daw akong tsinelas. Pero hindi ka ba nahihiya noon habang nangangalakan? Hindi. Hindi ka, alibaw, may nagsasabi sa inyo, nakikita ka na nangangalakal, okay lang sa'yo, naganda yung trabaho ng mama mo. Wala na silang pake doon. Kami naman nagawa eh. Pero ikaw, dahil bunso ka, ano talaga yung pangarap mo sana sa mama mo? Yun, kasi po, ano talaga namin, pag pinag-uusapan na namin na utik-utikin tong bahay kasi nasimulan niya naman na. Tapos yung kuya ko, ganito, sa ano daw, sa kanya daw yung bubong, ganito. Kaso nga po, yung dumating kayo. So yan, mabubuo na yung pangarap nyo. Hmm? Kahit pa unti-unti, magagawa niya na yung bahay. Okay. Tapos, pagka pumupunta dito yung mga anak ko, makakatulog na sila. Dati, pag pumupunta dito, hindi si uwi sila kaagad kasi wala naman po silang tutulugan eh. Wala silang tutulugan. Opo. Kasi itong bahay nyo naman eh, may pustina. Opo. Ayan na oh. Kaya mabilis na lang to.
Lalagyan na lang ng haligi, tas kahapon. Opo. So, pag may bisita kayo, madali na, anak. Madali na po. Pero okay lang po kahit ganito eh. Kahit na lahat po ng kaibigan sira, kong bahay namin, yung mga kaibigan nila, mga may mga kaya napunta dito, okay lang sa kanila. Minsan nga po may time na may kaibigan po ako napunta, sila pa bibili ng makakain nila kasi wala kaming maiahain. Kaya kahit papano, kahit ganito po yung buhay namin, masasabi ko napakaswerte pa rin po namin. Kasi may mga tao pa rin tanggap kami kahit ganito kami. Yun naman yung pinaka-importante, yung tanggap tayo, ano. Nagpapakatotoo lang po kasi kami. Sasabihin, bago sila pumunta dito, ganito yung bahay namin. Kaya wala din silang naging problema sa amin. Okay lang, bili na lang po kami ng ganito ganyan para may makain tayo, kahit papano, tatambay dito sa bahay, ganito. Yeah. So yun. So bigyan nyo lang po kami ng konting panahon para po maisa katuparan natin at maisa ayos natin. Shoutout pala kay Engineer June. Iginuhit yung bahay nyo. Simple lang po yun para lang maging maayos. Hindi basta-basta, para-para. Ano po, nakita nyo naman po yung ginagawang bahay natin kay Lola Inday sa YouTube, no? Ganon din po ang mangyayari sa bahay nyo. Okay lang po ba na ganon? Opo. Kahit ano po, basta sobrang okay tulong, sobrang lakong tulong na po. Ayan. So at least hindi nyo na, kasi iniisip namin, paano kung bumagsak na yung bahay nyo, ay nasa ilalim si nanay. Yun nga po iniisip ko, sabi ko nga sa kanya, huwag siya masyado magagalaw-galaw doon, baka maipit. Kasi tingnan nyo po mga kababayan, oh. Itong haligi ni nanay, kumbaga sa lasing eh, humibango na, ito oh, ayan oh, na humilig ng ganon, tapos ito bulok na din. Baka malaglag ka ate ha, bulok na din to. Tapos dito sila, nakita ko kasi sila ni Lola pagdating namin, nandun silang dalawa ni nanay, dun sa ilalim. So dun kayo tumatambay. Malamig ba doon? May aircon ba doon? Wala po. Ah, wala. Meron po, may bintana. May lumulusot na hangin. Dun sila lumulusot sa ilalim, dun sila natutulog. Ayan. Tapos, kasi nakita din namin wala kayong lababo. Wala nga po. Talaga pong wala kaming lababo. Pero po, wala din po kami CR doon sa atin nila. Wala rin kayong CR? Wala po. Pero po, nakapundasyon na rin yung CR namin doon sa loob po. Wala lang bawal? Wala po. Wala din po hukay. Wala pang hukay. So, hukayin pa? Opo. Kaya po, nangyayari po, nakiki-CR po kami sa ate mo. Sa ano po, nanay ng asawa ng ate. Sige. Isasama na rin natin yung CR. Para hindi na kayo nakikisir kasi mahirap yun eh. Di ba? Napakahirap yun. So ngayon, ang gusto mo magtrabaho ka na lang? Ayaw mo mag-aral? Bakit ayaw mo mag-aral? Late na. Hindi, napakabata mo pa, 18 years old. Tapos ito pa, di ba gusto mo maging chef? Opo. Okay lang ba sa'yo pag-araling ka sa testa? Okay lang po. O yan, may sasagot na sa'yo sa pag-aaral man testa mo. Ay, thank you. Ha? Shout out sa'yo, Sir Dennis. Ayan, si Sir Dennis yung sasagot ng testa niya. Certificate na ilang months lang yun yata eh. No? Six months po ata. 6 months training. Opo. Oo. Ikaw, gusto mo bang kahit sa vocational course lang? O sa testa? Baka may tumulong din sa atin na para kahit paano. Mas maganda kasi yung mayroon kang training. Yung TESDA kasi ano na yan eh, matatag na, kumbaga nagagamit na rin talaga yan para makapag-apply ka sa mga trabaho ngayon na kahit mag-abroad ka, kung mayroon kang TESDA training, malaking bagay yon. Sige pa. Okay. So kung may tumulong sa atin, okay lang sa'yo, ano? Okay, sige po. So yan mga kababayan, masayang masaya sila. Again, maraming salamat po at mayroon na tayong paplaka dito na 115,000 na po itong budget natin sa pagpapagawa ng bahay nila na tumulong po sa kanila. Ayan. So, babaybayin ko lang at isa-shoutout ko lang po itong mga kababayan natin nagbigay. Handa ka na ba na yung mga nagbigay sa'yo? Baka magulat ka. Opo. Hindi yan. So, ito unahin natin. Si Sir Dennis nagbigay sa inyo ng 10,000. Si Ma'am Welm Casimiro nagbigay siya nung una yung para sa
inyo, nagbigay siya ng 10,000. Mantakin nyo, nagpadala ulit siya at inaantay ko lang pumasok sa bangko ko. 70,000 yung pinadala niya. Thank you so much. Diba? Tapos si Sir Arthur Haring, 4,831. Miss Kunua, 14,400. Jesseline Peneo, 3,000. Tita Gonzales Bantay, 5,000. Lumin Cruzada, 1,500. Mamso ng Las Vegas, 5,000. Lamat Irene, 2,000. At may humabol pa dito. Ayan, shoutout sa'yo, Tita Jenny Bilbar, 5,000 pesos. So, kaya yun mga kababayan, umabot tayo ng 115,000. So, ano pong masasabi nyo, Nanay? Marami pong salamat sa inyo, Ma'am, Sir. Sa tulong nyo po, malaking tulong na po yun sa amin, Sir. Maraming salamat po. Tapos puso ko pong pinagpasalamatan yung tulong nyo po. Dahil hindi po namin makukuha yun habang nabubuhay pa. Siguro ako, hindi ko rin mapapaayos na siguro yung bahay. Maraming salamat po. Okay. So, kayong dalawa, masaya na ba kayo? Sobra. Sobrang saya. Sobra po. Mahal na mahal niya yung mama niya. Sobra. Ayan, kasi siyempre medyo matanda na rin si nanay. Ilan taon na ngayon si nanay? 54 po. 55 na po. 55, so 5 taon na lang. Sa October po. Pipila ka na rin sa Mercury, ano? October. Kailan birthday niya? October 12 po. October 12? Opo. Sinong same? 7 ako, sunuran po. Ah, sunuran kayo? Ikaw, anong birthday mo? March 1 po. Ah, wala ka, tapos ka na. 7 and 8 ang birthday niyo. 12. Ah, 7-12. Pwedeng isang handa na lang, ano? Ano, makikikain na lang kami dito. Oo. Siguro, siguro baka tapos na yung bahay niyo, no? Tapos na siguro. Ay, hindi pa yata, sir, kasi hindi pa tapos dun sa kanila. Ah, kung bahala. So, ayan. Thank you. Once again, thank you po mga kababayan sa lahat ng tumulong para po kay Nanay Lorna. Maraming pong salamat sa inyo.